Ang buhay ay gaganda, ang araw ay sasaya pag si Jesus ay ating kasama. Kaya tara mga ka-faith, mag-devotion muna tayo. I'm Deaconess Sharon Rose Yabut, your devotion leader for today. Mapagpalang umaga, bawat araw ay puno ng pag-asa. Si Jesus ay kasama, pananalangin at pagsamba. Si Jesus ay kasama sa umaga ay ganda. Beautiful, happy, and blessed Tuesday, mga ka-faith, mga kapatid. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Last day na po ng month of May and last day na rin po ng conference year sa araw na ito. Kaya naman po, mga kapatid, hayaan niyong ako po ay magpasalamat sa inyo. Lubos kaming nagpapasalamat sa inyo sa isang taon na sinamahan niyo po kaming muli. Sinamahan niyo ako tuwing Martes at kami tuwing umaga sa ating morning devotion. We feel so blessed na alam naming maraming naghihintay sa bawat umaga sa programang ito. Hindi lamang sa mga members ng NAX, kundi sa lahat ng ating mga kapatid sa iba't ibang dako ng bansa, maging sa iba't ibang panig ng mundo kayo naroon, our friends and family abroad. Thank you very much po sa inyong lahat, sa inyong pagsama sa amin. Ang lagi po naming dalangin na maging pagpapala kami, ang programang ito ay magdulot ng patuloy ng inspirasyon at pag-asa sa hatid naming salita ng Diyos at ang panalangin namin sa inyo sa bawat umaga. Purihin ang Panginoon, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ating pong pasimula, sa ating umagang ito, batiin po natin ang ating mga kapatid na nag-celebrate ng kanilang birthday today, May 31. Happy, happy birthday sa ating mga kapatid na sina Ruby Rose Palomo and Hans Taglukob. Happy birthday! And Raisa May Inventado. Maligayang kaarawan po sa inyo. Ang panalangin ko po sa inyo ay mula sa Numbers chapter 6 verses 24 to 26. Ganito po ang sinasabi. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And the Lord lift His countenance upon you and give you peace. Happy, happy birthday po! May you have many more birthdays to come. Manalangin po tayo sandali. Papuri at pasasalamat sa iyo, aming Panginoon, sa kagandahan muli ng umagang ibinigay mo po sa amin, sa kalikasan, sa buhay, Panginoon, na aming taglay. Ang dalangin po namin ang inyong pong patuloy na pagpapala, lalo higit sa aming mga kapatid na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito, Panginoon. Patuloy po na pagpalain mo sila sa ampunang kanilang pamilya at ang anumang pangarap at panalangin ng kanilang puso, nawa po ay iyo pong ipagkaloob, Panginoon, sangayon sa iyong kalooban para sa mga kapatid na ito. Salamat po sa buhay na idinagdag mo sa kanila sa taon ng maraming pagpapala na ipinararanas mo. At dalangin din namin, O Diyos, na sa umagang ito ng aming morning devotion, samahan niyo po kami, itago mo po ang iyong abang lingkod sa iyong likuran, ikaw po ang mahayag, ang iyong mukha ang makita, ang iyong mensahe ang aming marinig, Panginoon. Ihanda mo po ang aming puso at isipan sa pakikinig at pangtagap, Panginoon, ng lahat ng aming maririnig sa umagang ito. Sa iyo ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
santo. Kahit anong hirap ang dinaranas ko, ang katiyakan sa aking di maglalaho. Ang bawat tapang bunga ay may kabuluhan. Kahit minsan ay hindi ko maintindihan, dahil sa mga kuming ako binitiwa, kahit sa pagsubok ay hindi kagalaka. Si Kristo ay sapat sa atin, o si sapat sa akin, ang mga pangako niya ay tiyak na tumaring na. Kaya ako'y wala ng sa akin, kung ako'y nasa kanya, ay wala na nga kailangan pa. Dahil ako'y lubos na sa kanya. Si Kristo ay sapat sa akin, so si Kristo sapat sa akin, kung ako'y nasa kanya, ay wala na nga kailangan pa. Dahil ako'y lubos na sa kanya. Dahil ako'y lubos na sa kanya. Dahil ako'y lubos na sa kanya. Amen. Purihin ang Panginoon sa mensahe ng awit na ating napakinggan. Ang ating pong devotion sa umagang ito ay may temang You are not alone in suffering. Amen. Hindi ka nag-iisa, hindi tayo nag-iisa sa panahong ikaw ay dumaranas ng kahirapan. Isang pamilyar na classic story na alam kong alam nyo pong lahat, pero hayaan nyo pong muli kong ikuwento sa inyo sa umagang ito. Isang gabi ay may isang taong nanaginip. Napanaginipan niya na naglalakad siya sa dalampasigan kasama ang Panginoon. Biglang bumalik sa kanya ang alaala ng mga nakaraan. Napansin niya sa kanyang likuran na may dalawang bakas ng pares ng paa na naglalakad. Sa kanan ay bakas ng kanyang mga paa at sa kaliwa naman ay sa Panginoon. Ngunit nang papalapit na sa kanya ang mga bakas ay laking pagtataka niya. Lumingon siya sa likuran at napansin niya na kung kailan siya gulong-gulo at napakabigat ng kanyang suliranin ay doon pa nag-iisa na lamang ang bakas ng paa na naglalakad. Kaya tinanong niya ang Panginoon. Panginoon, ang sabi niyo po sa akin, kapag tinanggap ko kayo, sasamahanin ninyo ako.
bakit parang ako na lamang ang naglalakad sa panahong ako ay may kabigatan? At sumagot ang Panginoon, Anak, pinakamamahal kong anak, kahit kailan ay hindi kita pinabayaan. Sa panahon ng hirap at sakit na iyong nararamdaman, higit lahat sa pinakamabigat na bahagi ng iyong buhay, tila isa na lamang ang bakas ng paa na naglalakad. Dahil iyon ang mga panahon na binubuhat na kita. Amen. This is the story of the footprints in the sand. Kapag ang tao ay dumaranas ng pagsubok, minsan ay naiisip niyang iniwan at pinabayaan na siya ng Panginoon. O di kaya sinasabing, hindi ko nararamdaman, hindi ko ma-feel ang Diyos sa buhay ko. Subalit ang kaisipan at damdamin ito, kapatid, ay hindi totoo. Sapagkat kailanman hindi tayo iniwan ng Diyos. Hindi rin siya lumayo sa atin kahit pagaano tayo kasama. Ang tao ang lumalayo sa Diyos, kaya hindi natin siya maramdaman. Dahil inilalayo natin sa Kanya ang ating mga sarili. Sa mga panahong tayo ay takot, pagod at nawawala na ng pag-asa dahil sa mga sufferings na ating nararanasan, ito ang pangako niya sa atin. Mula sa Deuteronomio chapter 31 verse 6, magpakatatag kayo at nakasanin niyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan. Amen. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Pangako yan ng Panginoon sa mga pinili niyang tao sa Old Testament. Ipinangako din niya ni Jesus sa kanyang mga alagat at iyan din ang pangako sa atin ngayon. Mula noon, ngayon at sa darating, hindi magbabago ang pangakong ito ng Panginoon sa atin. Hindi niya tayo iiwan at pababayaan, lalo higit sa mga panahon ng ating mga life suffering. Life is not easy. Wala pong nakasulat sa Bible na madali lang ang buhay. Ang nasusulat at ang mga kwentong nababasa natin sa Biblia ay sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan, naroon ang Panginoon. Hindi siya nagpapabaya. Hindi niya tayo iwan. Mga kapatid, lahat po tayo ay dumaranas ng kahirapan ng buhay. Hindi ko po alam kung ano ang mga sufferings na pinagdaraanan ninyo ngayon. Ang iba marahil ay dumaranas ng kahirapan dulot ng karamdaman, kahirapang pinansyal, kahirapang dulot ng sirang relasyon, kahirapang dulot ng pagkakawatak-watak, kahirapang dulot ng kasalanang nagawa mo o nagawa ng iba. Whatever it is, nais ko pong muling ipaalala sa inyo na patuloy lang nating ilagak sa ang ating buong tiwala at pag-asa sa Panginoon, sapagkat siya ay mapangako na hindi niya tayo iiwan. Ang sabi sa 1 Corinto chapter 10 verse 13, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Amen. Walang pagsubok na darating ang hindi natin makakaya. At sabi ng verse, gagawa ang Panginoon ng paraan. He will make a way upang mapagtagumpayan natin ito. Sa panahong hindi na nating kayang bubuhatin tayo ng Panginoon. Kay sarap pakinggan ang ganitong pangako. Yung ganoong assurance na bubuhatin tayo ng Diyos pag tayo ay pagod na, pag hindi na nating kayang makalakad, kapag tayo ay nanghihina na. God is there and will always be there for you. Amen. Manalangin po tayo. Hallelujah, Lord Jesus, salamat po sa iyong mga pangako na kailanman hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Salamat, Panginoon, sa mga pangako, sa assurance na sa panahong hindi na namin kayang makatayo, hindi na namin kayang maglakad, na andiyan ka para buhatin kami. Panginoon, salamat po sa mga pangakong ito na walang pagsubok na ibinigay mo sa amin na alam mong hindi namin makakaya. Ang lahat ng pagsubok ay makakaya po namin, Panginoon, sa tulong at biyaya na nagmumula sa iyo.
Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Ang dalangin po namin, O Diyos, na sa tuwi na matagpuan mo kaming nagtatapat at nagtitiwala sa iyo, anumang panahon, anumang sitwasyon, sa iyo lamang namin ilalagak ang aming pag-asa, ang aming tiwala. At maraming salamat, Panginoon, ngayon pa lang, ikiniklaim na po namin ang mga katagumpayan na ipagkakaloob mo po sa aming mga buhay. At anumang dumating na pagsubok sa hinaharap, Panginoon, meron na kaming assurance, Panginoon. Meron na kaming katiyakan na kung paano pinagtagumpay mo kami sa mga nakaraang pagsubok, pagtatagumpayin mo rin kami sa hinaharap. Maraming salamat, aming Panginoon. Sa sandaling ito, O Diyos, idunudulog ko po sa iyo sa panalangin ang aming mga kapatid na ngayon ay dumaraan sa mga pagsubok at kabigatan ng buhay. Nalalaman mo po ang kanilang kalagayan. Nalalaman mo po kung ano ang makabubuti para sa kanila. Nalalaman mo po kung ano ang kanilang kailangan. O Diyos, sa kanilang pagtawag sa iyo sa oras na ito, sa kanilang pagdulog sa panalangin, katagpuin mo po sila, Panginoon. At ipagkaloob ang kasagutan, Panginoon, sa kanilang mga dalangin na ayon sa iyong kalooban. Panginoon, sila na nanghihina ay abutin mo at muling palakasin. Sila, Panginoon, na naguguluhan, ay yakapin mo at iparanas mo, Panginoon, ang iyong kapayapaan sa kanila. Sila na nangangailangan, Panginoon, ikaw ang magkaloob. At alam po namin sa iyo, Panginoon, ay ang lahat, Panginoon, ay ipagkakaloob mo po sa amin. Ang lahat ng aming kakulangan, ikaw po ang magpupuno. Maraming salamat, O Diyos, sa mga pangakong ito. Pagpalain mo ang mga kapatid ko, saan man silang dako ng Pilipinas, ng mundo, naroon na nakaririnig ng panalangin ito. Ang anumang panalangin ng kanilang puso para sa kanilang buhay, para sa kanilang pamilya, ay ipagkaloob mo po. Maraming salamat, O Diyos, sa iyo ang mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Have a blessed Tuesday, mga ka-faith. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa oras na ito. Thank you so much po sa inyong pagsama sa amin sa loob ng isang taon. At dalangin natin, patuloy tayo, magpapatuloy tayo sa next conference year na magsasama-sama tuwing morning, tuwing alas 7 ng umaga, dito pa rin sa Umagang Kay Ganda. Sa Jesus ay kasama. Bye! Amen. Sa panahong hindi na natin alam, sa panahong, oh, may gulay yung mata ko, tumatala. Dami tuloy yung edit ni Wewe. Man.